Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Murtis. At Beth Flores po. Magandang umaga po ngayon. Wednesday. So whether that's wow Wednesday. Pwede pong wonderful Wednesday. Pwede rin wonderful Wednesday. Oh, hinihintay ko na kayong kumanta, Daddy. Wow. Hallelujah. Ayan. Pero whatever, ang gusto po natin, winnable Wednesday. Ay, siyempre. Yes. Yun po yung gusto natin, yung na maging mana na gumpa. At ay di wow. Yun na nga po, totoo yan. So, kayo po ay nakikinig sa programang Gabay, dito po yan sa 702 DZAS. Kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio o PM radio, narito po kayo sa Luzon. Nakukuha nyo po ang ating programa, mula po yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig, na ibinabato naman po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. So, kung kayo naman po ay nakikinig, gamit din po ang transistor radio, PM radio, at nandiyan po kayo sa Visayas or Mindanao, nakukuha nyo naman po ang ating programa mula po yan sa DYVS sa Bacolod. Pero kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream or minsan sa YouTube kayo nakikinig, salamat po ha. Kung Facebook live stream, nakukuha nyo po yan mula po yan dito sa atin sa One Corporate Center. Pero kung kayo pa'y merong malakas na internet connection, definitely maliwanag ang programa at sabi nga maganda ang reception. So lalo na rin po sa ating mga kaagapay dyan po sa iba't ibang bansa. Di ba po? Naalala ko po na talagang napakabuti ng Panginoon kasi natutuwa po ako sa inyong mga minyo pong mga comments lalo na po sa atin sa Facebook. Sa atin pong program. So, salamat po talaga sa inyong mga encouragement. So, dalangin po natin ngayon sa loob po ng 30 minutes, di ba po? Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po yung mensahe para po sa atin, para po maging mananagumpay po tayo talaga sa araw na ito. At huwag din pong kakalimutan ha, ang Far East Broadcasting Company po, member ng Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunan ng gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganitong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kay hakdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na sa inyo po ipatuloy na humahamon at patuloy na gumagabay. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-usapan pa rin natin and I believe ito na po yung huli. Ito na po yung huling dalawa ng ating essential mindfulness practices for cultivating inner peace. Bakit ito yung pinag-uusapan natin? Kasi gusto natin yung atin pong theme for this April Stress Awareness Month. So doon muna tayo nakafocus. At ang atin pong theme dito sa ating programs, dito sa DJS, si Kristo Matibay na Sandigan. So recap lang tayo kasi ito na yung final natin dito sa discussion na to. So last week, napag-usapan natin po yung kahalagahan ng meditation. And lalo na nga po kung itinutuon natin ang ating isipan sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay at sa pagbubulay po sa kanyang mga pangako. Nagtuon din tayo ng pansin sa kahalagahan ng living in the present o ang kahalagahan po ng mamuhay sa kasalukuyan. Pinag-usapan natin ang kahalagahan din po ng pagpapahalaga sa sarili dahil ang Diyos ang lumikha sa atin at tayo ay uniquely and wonderfully made. Sa paniniwalang ang mindfulness na ito ang kailangan upang mag-cultivate tayo ng isang positive mindset. At pinag-usapan din natin yung kahalagahan ng pagpapahalaga sa sarili, which is self-care. At yung tamang breathing exercises. Hindi naman, breathing talaga.
mapagtayin, paano po makuha natin yung inner peace, magkaroon ka tayo ng kapayapaan in the midst of a challenge. Noong Monday, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng pag-visualize ng isang peaceful place at yung pag-access ng nature kung tayo daw po ay nababalisa. Kahapon naman, pinag-usapan natin yung kahalagahan ng pagiging grateful at saka yung acceptance sa mga bagay na dumarating sa buhay. Ngayon naman, ito yung last two. Practice non-judgment. Non-judgment. Sabi nga ganun. Ito ay patungkol po sa kahalagahan na pinag-aaralan ng ating kaisipan at emosyon na hindi natin ito nililabel bilang isang maganda o masama, maayos o pangit, di ba? So sa pamamagitan po ng pag-practice ng hindi naghuhusga, nakakalikha tayo ng space para sa acceptance na nagre-resulta rin sa inner peace. So karugtong po yun. Paano mag-practice ng non-judgment? Diba? Ayon po sa article, kung nahuhuli na daw po natin ang sarili na nagiging judgmental na tayo, tandaan ito pa isang thought o kaisipan lamang. Hindi pa yan nangyayari pa. Ito ay lilipas din tulad ng alapaap sa himpapawid. O kadalasan ganun, hindi pa nangyayari, nag-a-assume na tayo. Another thing which is I find is very important too, foster deeper connection. Mag-cultivate ng mga relationship na nagpapalakas sa ating kaluluwa. So magbigay ng panahon sa mga taong nagpapaunlad sa atin at nagbibigay ng kapayapaan. Hindi ito nangangahulugang iiwasan na natin ang lahat ng mga challenging relationships and personalities, kundi subukan daw po nating magkaroon ng isang matatag na support network ng mga positive at supportive na mga individuals. Ayan, I'm always blessed to have that. Totoo yan, yung mga positive network of friends, di ba po? So, paano natin pagyayamanin ng isang deeper connection? Halimbawa, tawagan ng isang kaibigan o mag-spend ng oras sa isang family member na pinapahalagahan tayo at sinusuportahan. Maging present sa mga interactions, di ba? Ang mga moments ng pagsasama ay magdudulot sa atin ng kapayapaan sa maraming pamamaraan na hindi natin naunawaan. Totoo yan. Iba pa rin yung meron kang support group. Yun yung tutulong sa'yo. So halos, sabi niya, magkakonek po ang mindfulness practices na pinag-uusapan natin ngayon. So una, huwag tayong maging judgmental sa sarili man o sa kapwa. Kapag judgmental tayo, lagi tayong makakakita ng pagkakamali. At lalo tayong mababalisa. Kadalasan din, ang pagiging judgmental ay dahil sa ating pansariling expectation at standard. At samahan pa ito ng assumption, di ba, ng mga dapat at di dapat mangyari, eh mas lalo pong tataas ang ating stress level. Kaya para po sa kapayapaan ng puso at isipan, di ba, huwag tayong maging judgmental, di ba po? Siyempre, agree din po ako sa last but not the least sa mindfulness practice. Ito po yung pagyamanin ang deeper connection natin sa ating asawa, ating mga anak, mga kaibigan. Kapag ang mga taong nasa ating paligid ay mga supportive sa ating ginagawa, sila po yung lalong magbibigay sa atin ng inner peace. Totoo yan. Kaya huwag nating baliwalain, lalo na po yung mag-reach out sa kanila and establish a deeper relationship sa kanila. One thing good, a friend of mine told me, yung pagiging blessing of being present, yung presence, the gift of presence, yung pagiging nandun kasama, yun po yun, yun yung ating support group. Last but not the least, ang pinakamahalagang connection na tunay na magbibigay sa atin ng inner peace ay ang kaugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng Hesukristo. Kung tayo po ay may personal na kaugnayan sa dakilang Diyos at alam natin na tayo ay iniligtas ng Panginoong Hesus dahil po sa kanyang pagmamahal sa atin at tayo ay nagpapagabay sa banal na espiritu sa bawat desisyon ng ating buhay, eh nakakatiyak ako na kahit sa gitna po ng mga bagyo ng buhay, namumuhay tayo sa kapayapaan dahil nasa kamay tayo ng ating Panginoon. Di ba? Alam nyo, ang Diyos lamang po ang makakapagbigay ng tunay na kapayapaan. Wala ng iba.
So, saan pa tayo, di ba? As a friend always say to us, ipagsiksikan natin ang ating sarili sa Panginoon. Yun po yun. Ipagsiksikan natin ang ating sarili sa Panginoon. Kasi siya lang po talaga ang makabibigay sa atin ng kapayapaan amid sa gitna ng mga challenges na ating hinaharap sa araw-araw. Dahil ang sabi nga ng Panginoon, siya ang prinsipe ng kapayapaan. So doon po natin ituon ang ating buhay at puso at isipan sa pagsunod sa ating Panginoon. At tiyak na tiyak, meron po tayong kapayapaan. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Amen. Sapagkat si Jesus Christ ang prinsipe ng kapayapaan, siya ang kasagutan sa lahat ng ating pangangailangan. Kaya't dahil doon, huwag humuska, huwag titigil, pagkikukunik sa kapatirang tunay, makipagtalakayan sa iba, maging bukas tayo sa iba. Now, ang ating pong pag-aaralan, ano po ang itinuturo ng Biblia patungkol sa tinatawag na abortion? Ano po ang tinuturo ng salita ng Diyos? Sa ibang pananalita ay pag-aagas, pagpatay sa isang buhay na nilalang ng dakilang Diyos. Sa ngayong woke culture, merong mga buhay ang pinapatay bilang handog kay Baal, kay Astoret na nagsasabing ako'y babae, ako'y lalaki. Kaya confused culture ang ating nakikita. Magbulay-bulay po tayo at magsiyasat na tunay sa kapanahunang ito ng kawakasan ng tinatawag na end times upang hindi maligaw at mabigla dahil hindi kahanda sa iyong katayuan sa harap ng Diyos. Amen. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ano nga ang maliwanag na itinuturo ng salita ng Diyos ng Biblia patungkol sa paksang ito na napapanahong ating tatalakayin sa palatuntunang gabay? Amen. Ano ang abortion o sa ibang salita ay pag-aagas o paglalaglag ng bata o ng sanggol mula sa sinapupunan ng isang ina? Tanong, anong dapat gawin? Alamin muna natin ito, kailan nagsimula ang buhay. Sa awit 51:5, ako'y pinanganak sa makasalanan. Opo, mula nang ako ay ipinaglihi ng aking ina sa kanyang sinapupunan. Opo, maliwanag na itinuturo ng salita ng Diyos na ang buhay ay nagsisimula sa paglilimpa, hindi sa iyong pagsilang. Pangalawa, nilalayon ba ng Diyos na ako'y mabuhay dahil siya ay may magandang plano sa aking buhay? Ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos? Ang Biblia, hininga ng banal na Diyos na nagmamahal sa atin. Sa Jeremias 1:5, kilala na kita bago o mula pa nang kita ay nililo at pinorma sa tiyan ng iyong ina. Inihanda na kita at pinili upang ikaw ay aking maging ambasador sa mundong ibabaw. Tagapagdala ng mabuting balita, good news, God's news, gospel. Si Haring David nga po ang nagsasalita. Awit 139:13-16. Ikaw ang gumawa ng maliliit at mga delikadong bahagi ng aking katawan at iyong pinadugtong-dugtong habang ako'y nasa tiyan ng aking ina. Maraming salamat sa paggawa mo sa akin ng isang kamanghamangha at di madalumat na kaganapan. Ang iyong nilikha ay isang obra maestrang mirakulo. At paano ko ito nalalaman? Pinagmamasdan mo akong nabuo sa isang kamanghamanghang kaganapan sa madilim na bahagi ng tiyan ng aking ina. Nakita mo na ako bago ako isinilang, bago paglipas ng araw na ito'y nakatala sa iyong diary. Bawat minutong lumilipas, ito'y nakatala sa buong isang araw na lumipas. Ang Diyos, hindi ka lamang kilalang kilala niya bago ako isinilang. Ngunit sapagkat niloob na ikaw ay ipinanganak dahil siya'y may magandang plano para sa iyo sa mundong ibabaw. Amen. Pangatlo, hindi ba ako ang may buong kapamahalaan sa aking sarili, sa buong kaganapan ng aking buong katawan? Si Paul, ang apostol sa mga hintil, ang nagsasabi sa 1 Corinto 6:12-13, may nagsabi, pwede kong gawin na kahit na ano,
Oo nga, pero ang lahat ay hindi nakabubuti. Pwede kong sabihin okay lang kung gagawin kong lahat, pero hindi ako magpapaalipin dito. May nagsabi, para sa tiyan ang pagkain at ang pagkain ay para sa tiyan. Oo nga, pero parehong sisirain ng Diyos ang mga yan. Hindi dapat gamitin ang katawan sa paggawa ng kahalayan. Instead, dapat gamitin ang katawan sa pagsiserve sa Panginoon at sa Panginoon naman ang mag-aalaga sa ating katawan. Amen. Wow! Salamat po, Panginoon. Patuloy ang apostol sa paghayag sa 1 Corinto 3:16-17. Di ba ninyo alam na kayo ang templo ng Diyos at namumuhay sa inyo ang Espiritu niya? Kung may wawasak sa templo niya, O Diyos, wawasakin din siya ng Diyos. Kasi banal ang templo niya at kayo mismo ang templo niya. Wow, wow, wow. Amen, Lord. Ika-apat, ang aking katawan, ang templo ng Diyos, ang kanyang espiritu'y nananahanan sa akin, ang katawan, pag-iisip at ang puso. Kailangang gumawa ang mga bagay na nagluluwalhati sa kanya at ang lahat ng kanyang tanging ikinatutuwa. Yun ang dapat nating ginagawa. Tulong po, Panginoon, hindi po namin kayang gawing mag-isa ito. Amen. Ang pag-aagas ba at paglalaglag ng batay talagang mali at kasalanan? Genesis 9:5. Ang murder at ang pagpatay ay talagang kasalanan. Haring Solomon, pinakamatalinong hari sa kanyang kapanahunan na nagsasabi, Kawikaan 24:11-12, tulungan mo at iligtas ang hinatulang mamamatay ng walang katarungan. Kapag sinabi mong wala akong pakialam sa taong yan, ito'y hindi makakaila sa Diyos na makaalam ng iyong puso. Alam ito ng Diyos na nakatunghay sa iyo. Pagbabayarin niya ang tao ayon sa kanyang ginawa. Amen. Oh, patas ang Diyos kung gumagawa. Ang bawat batay kinakailangan may tagapagtanggol, champion, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa mga bata. Di ba na? Opo, Ama. Tama po yun. So, ang pagsunod po sa Panginoon in everything, we value the lives na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Yes. Pinapahalagahan po natin yan. We also value our physical body. Kasabi nga po ng dad, iyan ay templo ng banal na Espiritu. We are the temple of the Holy Spirit. So, paano po natin naalagaan ang ating katawan? Diba? Physically, natutulog tayo ng 8 oras. Hindi tayo nagpupuyat. Ganun po yun. Kung gusto nating makapaglingkod ng mahaba sa Panginoon, we take care of our body. We eat good food. Pag sinabi ko good food, mga tamang pagkain, gulay. Alam naman natin na yan eh. Diba? Kung kailan magkakasakit, saka sasabihin kailangan kumain ng tama. Eh bakit po hindi tayo kumain ng tama? Hindi natin gawin tama yung ating mga habits kung we value our body as the temple of the Holy Spirit. Di ba po? Kasi ngayon ang 24 hours, gising na ang mga tao. Puyat na, nakatunga nga pa sa YouTube, nakatunga nga pa sa ano. Eh, alagaan po natin. Lalo na po tayong mga senior, di ba po? Kailangan natutulog tayo ng maaga. Di ba po? Ganun dapat. We take care of ourselves as part of stewardship natin sa Panginoon. Tapos sabi, by faith, bahala si Lord sa akin. Eh, paano ko hindi mo inaalagaan ang katawan mo? O di definitely, paano kung hindi ka kumakain ng tama? Paano kung hindi ka natutulog ng tama? Paano kung you don't eat well? Di ba po? You don't eat properly? O, those are things na practical yun na inaano ng Panginoon sa atin. And we have to always be aware of that. Di ba po? Don't abuse our physical body. Tapos, in the context of faith, in the context of pananampalataya, mas mabuti po na nandyan very, very clear na alagaan natin, take care of that, that's part of stewardship. Okay po ba? So, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming pong salamat. Totoo yun. Lahat po ng bagay sa amin, pinahiram mo lang.
and lahat ng bagay sa iyo. Sa bawat sanggol na ipinanganak, sa bawat sanggol na ipinagkaloob mo, Panginoon, sa mga mothers, yun po ay gift mo. So, dapat we should value that. Salamat po sa mga anak na pinagkaloob mo po sa amin. At times, I remember friends, Panginoon. I remember to pray for G and Joel Cadla. Salamat po, Panginoon. Because how much they care for their children. Salamat po doon. Mga special, sabi nga nila, spectrum, nasa spectrum. But yet, they love them. And so I ask you, Lord, to bless them. Yung mga parents, Panginoon, na may mga anak on the spectrum. Continue, Lord, to bless them and continue to pour your heart upon them. And may they always find favor on your side, Panginoon. Salamat po sa kanila, mga pamilyang mayroong anak na gano'n. Lord, ganun din po. Salamat po. Because we can always, you know, practice what it is to be of good stewards, even with the physical body that you have entrusted to us. So, Lord, we take care of it. We sleep well. We eat properly, Panginoon, para lalo po kami makapaglingkod sa iyo ng mahaba. Lord, today din po, salamat po sa birthday ng aming mga kaibigan, mga kaagapay. Unang na po kay Kiko Flores. Panginoon, salamat po sa kanyang buhay, sa aming pong bunsong anak. Dalangin po namin, continue, Lord, to bless him. Continue, Lord, to guide him in the right path. Ganon din si Ronnie Rigor. Salamat po sa kanyang buhay. Kay Joyce De La Cruz, kay Alu Abendan, kay Army Pajarito, kay Andrew Baltasar Lakbay, kay Ronel Dayandante. Panginoon, dalangin ko blessing din upon him. Kay Mila Santos, kay Lizelle Palacio. Ganon din po sa kuya namin, si Kuya Rudy Flores. Continue to bless him as well, Lord. At pagpalain po ang buong pamilya nila. Lord, may mga kaibigan kami na who are going through some challenges in life, lalo na po, Panginoon, sa karamdaman. So, Father, we ask that you be their healing, ikaw pa mag-heal sa kanila, at yung provision mo sa kanila. Panginoon, ganun din, dalangin po namin, Panginoon, yung mga kaibigan namin na dumadaan sa financial na challenges, Father, we ask for your windfall. Kahit kami rin po, Panginoon, we ask for your windfall upon us, O God. Ganon din po, Panginoon, dalangin din po namin. Yung aming pong mga kaibigan na nasa crossroads ng buhay, dalangin namin that you become the way, the truth, and the life. Father, we also pray, Father, for those who are starting their business, dalangin po namin, Panginoon, provision mo rin sa kanila. And last but not the least, Lord, thank you because you are our peace and our comfort. Kahit po, Panginoon, sa mga pamilya na who are still in the grieving stage of losing a loved one. But Lord, dalangin namin, may your comforts be upon them. Salamat po, Panginoon, talaga, because you have a program like Grief Share na nakakatulong po, Panginoon, in overcoming such situation. So Lord, salamat po. Thank you for your people. Thank you for the church who have all these different programs to address, Panginoon, yung aming mga needs. And salamat po doon, Panginoon. So, Father God, we commit our lives before you again. At ang dalangin namin, ikaw po ang siyang manguna sa amin throughout the day. And at the end of the day, we can always be grateful because of what you have done. Marami pong salamat. Panginoon, sa mga aming mga tagapakinig, marahil mayroong nakikinig ngayon na naranasan niyang mag-agas o maglaglag. But Panginoon, pwede ba akong patawarin? Yes, Lord. Ikaw po ang nagsabi sa Isaiah 1:18, sahali kayo, magliwanagan tayo. Gaano man karumi ng iyong mga kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo ay maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Amen. Sa 1 John 1:9, yun din po ang sinabi ninyo, if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us. Kaya Panginoon, dinadalangin ko, sino man siya na nakaranas ng ganitong bagay, may kapatawag kay Kristo Jesus. Huwag po ninyo silang lalampasan. Amen, amen, amen. So sa atin pong pagsunod sa Panginoon, always remember, we can always go back dun sa safety ng kamay ng Panginoon if we ask forgiveness.
And that's a choice we have to make. Totoo po yun. So, ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba at niluluwalhati at pinaglilingkod. Sa pamamahalang technical naman ang ng kapatid na Reggie Vilgen. Kasama na rin po si Benji Mosura sa ating pamabarkada dyan po sa Broadcast Engineering, Radyo TV, ProTech at sa Bukawi Transmitter. Pagpalay po kayo ng Panginoon, Jericho Flores po sa amin. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesu Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.